Ipinasura ng Korte Suprema ang tinatawag na condonation doctrine. Yan ang pinahahawakan ni dating Makati Mayor Junjun Binay kaugnay ng kaso sa Umanoy sobrang presyo o sobrang tongpat sa presyo, overpriced, na Makati City Hall Building 2. Sa kabila niyan, may kapangyarihan pa rin daw ang Court of Appeals na maglabas ng temporary restraining order sa suspension noon ni Binay. Nakatutok si Julio Segovia. Isa si Nooy Makati Mayor Junjun Binay sa mga gumamit ng tinatawag na Aguinaldo Condonation Legal Doctrine bilang depensa sa kasong administratibo laban sa kanya. Nang sampahan siya ng reklamo noon sa ombudsman dahil sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2. Sinabi niyang ang anumang kasalanan kaugnay noon, kung meron man, ay nabura na dahil sa condonation doctrine. Sinasabi sa doctrine na ito na hindi na pwedeng alisin sa pwesto ang isang halal na opisyal para sa isang bagay na nangyari sa nauna niyang termino. Dahil muling nahalal, ibig sabihin daw noon ay pinatawad na siya. Pero inihayag ngayon ng Korte Suprema na hindi na ito magagamit na depensa ng mga public official na may reklamong administratibo. Mayorya ng mga maestrado ay bumoto na abandonahin na ang condonation doctrine. Election is not a mode of condoning an administrative offense and there is simply no constitutional or statutory basis in our jurisdiction to support the notion that an official elected for a different term is fully absolved of any administrative liability arising from an offense done during a prior term. Gamit ang condonation doctrine, nakakuha pa noon si Binay ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals sa unang suspension order na inilabas ng ombudsman. Pero ibinasura man ng Supreme Court ang condonation doctrine, kinikilala pa rin ng SC ang kapangyarihan ng Court of Appeals na mag-issue ng TRO sa suspension ni Binay. Yun lang, moot na raw o wala na itong epekto dahil dismissed na si Binay sa pwesto. Ito ay kaugnay ng hiwalay na reklamo tungkol naman sa umano'y maanomalya na pagpapatayo ng Makati Science High School. The said Court of Appeals petition ought to be dismissed on the ground of mootness. Ikinatuwa ng kampo ni Binay ang desisyon ng Korte Suprema. The initial ruling of the ombudsman, they should have respected the injunction issued by the Court of Appeals. Ang ombudsman, posibleng iapela ang desisyon ng Korte Suprema kumikilala sa kapangyarihan ng Court of Appeals na mag-issue ng TRO sa kaso ni Binay. If it's not final, we'll certainly oppose. Ang tanong ngayon, magamit pa kayang depensa ni Junjun Binay ang condonation doctrine para sa iba pa niyang kaso? Ayon kay Attorney Ted Te, pwede pa rin daw, pero para lang sa mga reklamong nakasampa na sa ngayon. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.